we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Isa patay, lima sugatan ng makuryente habang nagkakabit ng poste ng ilaw sa Batangas City. Insidente sa pool sa CCTV. Tutukan yan sa report ni Andrew Bernardo. Masakit para kay Tatay Resti ang pagkawala ng anak na si Nicolay Rivera mula sa Barangay Tulo, Batangas City. Si Nicolay ang isa sa anim na kalalakihang nakuryente sa 69 kV line ng National Grid Corporation of the Philippines sa kahabaan ng highway na sakop ng Barangay Sampaga kahapon ng hapon. Hindi kayang ipaliwanag yung sakit na nararamdaman ng aking pamilya. Ay hawak nila, ay isang naka-mayor niya po, ay sumabog. Kasi patay siyang patay. Ang pangyayari, nakuhanan pa sa CCTV at kitang-kita ang pagsiklab ng kuryente at pagtalsik ng mga nagkakabit ng poste. Nag-install na over-supply yung high-tension wire. Nakaligtas ang limang kasamahan ni Rivera. Yung lima ay dinala din namin lahat, no? Dinala din lahat sa pinakamalapit na hospital for medical intervention. Wala pa naman umanong nakakausap ng personal ang pamilya Rivera mula sa kumpanya ni Nicolay. Yung mismong insidente din, gusto rin namin malaman yung nangyari. Ang gusto lang namin makipag-coordinate sila personally kasi ngayon puro calls pa lang. Hiningian ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ng pahayag ang kumpanya ng biktima pero hindi pa ito sumasagot. Pero ayon sa DPWH na siyang nagpapagawa ng proyekto, siniguro umano ng kontraktor na sasagutin nila ang lahat ng gastos sa namatay at nasugatan sa insidente. Ang huling usapan namin ni kontraktor, isa-settle lahat ng kontraktor. Sa inilabas na pahayag ng NGCP, sinabing dapat ay may maayos na koordinasyon sa kanila kung sakaling may gagawin na malapit sa line para hindi na maulit ang insidente. Bagay na ipinaalala rin ng CDRRMO. Siniguro naman ng DPWH na hindi na ito mauulit. Pagka meron na kami ng mga joint inspection, lalo na sa ganyang malapit sa electric lines. Mahalaga yung coordination. Kailangan natin panatilihin yung awareness natin at yung mataas na antas ng seguridad o yung safety na ating tinatawag. Nanawagan naman ng suporta ang pamilya ng nasawi habang nagpapagaling pa sa ospital ang ibang nasugatan. Kasama si Buhay Adante Jr., Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog. 7 taong gulang na batang lalaki natagpo ang patay sa isang sementeryo sa Mulanay, Quezon. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Sa bakanteng loteng ito sa isang sementeryo ng Barangay Latangan, Mulanay, Quezon, natagpuan ang caretaker ang wala ng buhay na katawan ng 7 taong gulang na batang si Rambo, hindi tunay na pangalan, Lunes ng umaga. Wala ng damit pang itaas at nakahandusay sa damuhan ng bata. Sa investigasyon, nakuryente ang biktima. Itinuturong dahilan ng live wire na nasa labas ng isang musuleyo. Doon din kami sa nagbabase sa doktor na unang nakakita na electric caution, sir, yung electric caution, sir, ng ang pangyayari. Nakuryente talaga, sir. Ayon sa Mulanay Police, pagala-gala raw ang bata sa sementeryo.
Pinagsabihan na raw ito ng caretaker na mag-ingat sa mga pinupulot na gamit. May sugat sa kamayang bata ng matagpuan. Indikasyon ang pagkakuryente umano sa kable. Doon sa pinangyarihan ay nakikita niya sir mismo ng caretaker ay parang dadamputin na agad na yung wire doon. Nakuha na ng kaanak ang bangkay ng bata. Sinusubukan ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng nasawing biktima. Paalala naman ang otoridad sa mga magulang na laging bantayan ang mga anak at huwag pabayaang pumunta kung saan-saan. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Kinumpirma sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Magsaysay Occidental Mindoro na may lumubog na bangka sa dagat na sakop ng bayan kahapon ng hapon. Nasa 23 katao ang sakay ng bangka na pawang magkakaanak. Galing umano ang mga ito sa isang isla sa bayan para mamasyal. Sa salaysay ng mga sakay ng bangka, sinabing nagkaroon ng butas dahilan para pasukin ng tubig ang bangka hanggang sa unti-unti nang lumubog. Wala naman umanong nasaktan at nasugatan sa insidente dahil na rin sa mabilis na responde at pagtutulong-tulong ng mga mangingisda at otoridad. Nakauwi na ng kanilang bahay ang magkakamag-anak. Mga gamit ng umano'y rebeldeng grupo na tagpuan ng otoridad sa Lubo, Batangas. Para sa detalye, makakasama natin live si Andrew Bernardo. Andrew? Ace, mas mahigpit yung ginagawang pagtugis ng AFP sa mga umano'y rebeldeng grupo dito sa Batangas. Patunay nito yung sunod-sunod na bakbakan na naitatala sa mga bayan ng Taysan, Lubo at saka sa Kalaka. Nauna nang sinabi ng AFP Solcom na nire-recover di umano ng mga rebeldeng grupo yung kanilang teritoryo dito sa lalawigan. Limang araw matapos ang nangyaring engkwentro sa pagitan ng AFP at mga umano'y miyembro ng rebeldeng grupo sa barangay Malalim na Sanog, Lubo, Batangas, natagpuan ng 59th Infantry Battalion sa hindi kalayuan na pinangyarihan ng bakbakan ang umano'y bagong kampo ng mga rebeldeng grupo. Nasamsam din ang kagamitang medikal, subversibong dokumento at iba pang personal na gamit sa kampo ayon sa AFP Solcom. Patuloy ang pagsasagawa ng operasyong militar sa iba't ibang lugar sa Batangas. Siyempre yung ano, mga checkpoint natin at saka yung pag-aaral sa kanila, ongoing yan, yung mga aso natin, yung K-9. Dahil naman sa sunod-sunod na engkwentro, mas pinaigting pa ng Batangas Police ang pagbabantay sa seguridad sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Patuloy din po ang ating isinasagawa na yung target hardening sa ito natin. Na upang nang sa ganun ay mapalakas natin din yung mga posibleng kung saan sila ay magsasagawa ng pananalakay o kaya pananabutahe. Maayos naman umano ang koordinasyon sa pagitan ng AFP at PNP sa Batangas. At mas pinalakas din ng PNP ang pakikipag-ugnayan nila sa bawat pamunuan ng barangay. Maaari din umanong pagpaliwanagin ng PNP ang mga punong barangay kapag nalusutan ng rebeldeng grupo. Pag-aaralan ho natin yung posibilidad under DILG, yung Municipal Gun, na sila po ay may dapat na ipagpaliwanag sa mga ganun na tanong. Bakit mayroon ganong presensya? Nananawagan naman ng pulisya sa publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad kung may makikitang kahinahinalang tao sa kanilang lugar. Ace, sabi ng PNP, malaki daw yung ginagampan ng papel ng mga barangay officials, lalong-lalo na yung mga residente. Dahil Ace, ito daw mga nakaraang bakbakan na naitala dito sa Batangas ay dulot o bunga ng tip ng mga residente sa otoridad. Kaya naman, panawagan nila sa mga otoridad, huwag daw matatakot at kung mayroong makikitang kahinahinalang tao sa kanilang lugar ay ipagbigay alam agad sa mga barangay officials, sa PNP at maging sa AFP. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Andrew Bernardo. Umalo na sa 3,810,772 ang kaso ng COVID-19 sa bansa matapos makapagtala ang Department of Health ng 2,618 na mga bagong kaso. Umabot naman sa 3,713,242 ang kabuuang bilang ng mga gumaling. Sa Calabarzon Region, umabot na sa 515,670 ang tinamaan ng virus kung saan 4,092 ang active cases. Nasa 497,857 naman ang kabuuang bilang ng mga gumaling ayon sa DOH Calabarzon. Sa Mimaropa Region,
umabot na sa 40,329 ang tinamaan ng virus, kung saan nasa 347 ang active cases. Nasa 38,250 naman ang kabuang bilang ng mga gumaling ayon sa datos ng Department of Health, Mimaropa. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nakararanas ang mga residente sa lugar na malapit sa Taal Volcano ng pananakit ng lalamunan, pagkairitan ng mata, pag-uubo at sipon. Ayon sa FIVOX, dulot ito ng mataas na sulfur dioxide emission mula sa Taal Volcano Crater. Ayon sa United States National Institute of Health, maaaring magdulot ito ng pinsala sa immune system, lalo sa mga residenteng may komplikasyon sa katawan gaya ng asthma at bronchitis. Nauna nang naglabas ang Department of Health ng guidelines na dapat tandaan tuwing nakararanas ng volcanic smog. Kung hindi maiiwasang lumabas ng bahay, mas maiging magsuot ng N95 mask at protective goggles. Palagian ding uminom ng tubig at kung matindi ang sakit na nararanasan, ay magpakonsulta na sa pinakamalapit na health center o ospital. Babaeng rider patay matapos mabangga ng kasunod na kotse sa Santa Teresita, Batangas. Insidente na hulikam. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Sa kuha ng CCTV, mag-aalas 7 ng gabi noong Lunes, nakahinto ang isang motorsiklo sa highway ng Barangay Antipolo, Santa Teresita, Batangas, nang biglang kinaladka dito ng isang kotse. Tumilapon ang driver ng motorsiklo na kinilalang si Rachel Terrible. Dedo na rival siya ng isugod sa ospital. Lumalabas sa investigasyon na papunta sa kaliwang bahagi ng kalsada ang biktima. Papasok sana siya sa opisina ng small town lottery sa bayan. Hindi raw napansin ang kasunod na kotse ang motorsiklo dahil sa malakas na buhos ng ulan. Based nung sa na-retrieve namin CCTV footages, talagang mabilis. Mabilis yung impact ng pagkakabangga niya, kaya tumapon yung ating biktima. Kitang-kita raw ni Angie ang pangyayari. Nagulat daw siya sa lakas ng salpukan. Ay, basta po malakas pong palo ng sasakyan. Mas malakas pa ho sa kulob ang kanyang pagkatilapon. Hawak na ng Santa Teresita Police ang driver ng kotse. Inako niya na rin ang nangyaring aksidente. Humihingi siya ng tawad sa pamilya ng biktima. Talaga po, ako po, nasa gasa ako po talaga. Yung kuha po, nakikipag-usap eh, sabi po, hintayin mo ng makalibing, maayos. Nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide at damage to property ang suspect. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na mahinga ng pahayag ang kampo ang nasawing biktima. Paalala ng mga otoridad na pairalin ng maingat na pagmamaneho, anumang uri ito ng sasakyan sa lahat ng pagkakataon. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. COVID-19 active cases sa Camarines Norte, nadagdagan pa. Ang detalye sa report ni Dayan Loqueliano. Nagmula sa pinakahuli, ngayon ay nasa ikalimang pwesto na sa may pinakamataas na kaso ng COVID-19 ang lalawigan ng Camarines Norte sa Region 5. As of August 8, 2022, for our COVID-19 cases, Camarines Norte has, we have 56 new cases with an attack rate of 8.55. Currently, as of August 8, we are ranked number 5. Subalit kung ang Provincial Health Office ang tatanungin. Hindi mo alam talaga, no? Sabi nila, simple po po. Pero totoo, COVID po yun. Hindi lang nagpapatingin kasi may bakuna kasi. So, hindi na pupunta dun sa severe to critical case ng COVID. Samantala, bahagyang nakakaapekto sa pag-consolidate ng datos ng PHO ang mga resulta ng COVID-19 tests mula sa mga pribadong ospital sa Bicol Region na nagsasarili na umano ng pagpapadala ng specimen sa laboratorio ng DOH na naging dahilan ng hindi pagkakatugma sa datos ng bagong COVID-19 test results ng DOH-CHD. May nagsasarili mag-send ng kanila specimen doon sa Bicol Regional Hospitals, which is not in the process. Hindi siya dumaan sa proseso.
Kasi kuya, meron tayong batas na ini emerging disease or reporting disease. Eh, dapat nare-report mo yan sa MESO or yung municipal unit officer. No? So hindi nila nare-report ito, siguro, tapos walang data ka nang makuha. Sa kasulukuyan ay pinag-aaralan pa ang naturang usapin upang gawing mas sistematiko ang monitoring ng mga kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Camarines Norte. Dayan Lucaliano, Balitang Southern Tagalog. Turismo, sining at mayamang kultura ng Batangas, tampok sa inilunsad na Digital Film Festival 2022. Alamin yan sa report ni Andrew Bernardo. Inilunsad ng Batangas Provincial Government, Katuwangan Tourism Office at Batangas Forum ang Digital Film Festival 2022 ngayong araw. Tinawag itong Doon Po Sa Amin sa Batangas. Paligsahan ito ng short film na tatalakay sa kultura, sining, turismo, kasaysayan, pamanang lahi, kalikasan at kaunlaran ng lalawigan. Mismong si Batangas Governor Hermilando Mandanas na siya rin chairman at kilalang Batanggenyong direktor at aktor na si Leo Martinez ang nanguna sa media launch sa Tanawan City kaninang umaga. Hindi lamang yung mga tao, let's say, may pagmamalaki natin ng mga Batanggenyo, yung ating mga dangal, ipakita lahat, maraming makukuhang ideas ang mga sasali sa contest na ito. Lahat po na tungkol sa ating kultura, sa ating tao, sa ating karangalan, ang, kung ano maganda, ano ga ang maganda, mabuti, marangal sa ating bayan na pwede nating ipagmalaki. Yun ang ganung kalawak itong ating programa. Ayon kay Mandanas, maipapakita rito ang galing ng mga Batanggenyo sa filmmaking. Sisiguruhin naman umano ng panel na may fact-checking para matiyak na tama at walang babaguhin sa kasaysayan ng lugar. Fact-checking is number one. Pag-ikot ko, ang gusto ko sana ma-meet din pag-ikot ko sa mga bayan, sa mga bayan-bayan, ay yung mga historians of the town. Nagbigay naman ng reaksyon si Martinez tungkol sa pagsikat ng ilang palabas na mayroong history revisionism. Ay ayaw ko naman humiga na lang at tanggapin nyo. Gagawa tayo ng paraan para nga mabago yon. Nahati sa dalawang kategorya ang Digital Film Festival at bukas ito para sa mga film enthusiasts at kabataan. Maaari namang makatanggap ng nasa 15,000 hanggang 50,000 pesos ang mananalo sa filmmaking contest. Kasama si Buhay Adante Jr., Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. 41 anyos na tattoo artist patay sa pamamaril sa Cuenca, Batangas. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Hindi na maipagpapatuloy ng 41 anyos na si Verian Castillo ang karera sa pagtatato matapos siyang tambangan ng hindi pa nakikilalang sospek sa Barangay 7, Cuenca, Batangas. Hindi akalain ang kaanak ni Castillo na sa isang iglap, bangkay na siyang iuwi sa kanilang bahay. Sa report ng Cuenca Police, sakay ng motor si Castillo. Pupunta raw siya ng Maynila nang bigla na lang umanong barili ng gunman sakay ng isang kotse. May nagabang sa kanya at siya ay hindi pa sa matukoy na rason ay pinagbabaril at tinamaan sa pati bang parte ng katawan niya. Hindi na humarap sa kamera ang pamilya ng biktima. Pero ayon sa kanila, walang nakakaaway ang asawing kaanak. Tama ng bala sa katawan at paa ang tinamo ni Castillo. Ayon pa sa pulisya, may mga nakakita raw sa pamamaril. Pero hindi na naplakahan ang ginamit na getaway vehicle na ungo'y dalawang sospek. Mabilis daw itong umalis matapos ang pamamaril. Based dun sa aming recover na basyo, nasa 6 po na basyo yung aming na-recover. May sinisilip ng anggulo ang mga otoridad pero hindi na ito idinetalye pa habang gumugulong ang investigasyon. Patuloy na nangangalap ng impormasyon ng pulisya na makakatulong sa paglutas ng kaso. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Higit 1,000,000 piso na halaga ng shabu nasa Batsabay Bust Operation sa Calamba City, Laguna. Naritong report ni Dayan Lucaliano.
1.1 million pesos na halaga ng shabu na nasa 165 gramo ang narecover sa dalawang high-value drug suspect sa iknasang drug buy-bust operation ng Calamba City Police kaninang madaling araw. Ang mga suspect, kinalalang sina Mirswari Diveda Darang Jr. alias Karding, 24 anyos, at Makikarim Sabuyugan alias Maku, 18 anyos, tubong Calamba City, Laguna. Huli sa aktong pagbebenta ang dalawang suspect sa isang pulis na umaktong poster buyer. Kasama sa nasamsam ang dalawang piraso ng 1,000 peso buy-bust money. Nasa kustudiya na ng Calamba CPS ang mga suspect. Sasampahan ang kaso sa pagbebenta, pag-iingat at pakikipagsabwatan sa illegal na drug trade si Darang Jr. habang si Sabuyogan ay sasampahan sa pakikipagsabwatan kay Darang sa illegal drug trade. Samantala, sa kulungan naman ang bagsak ng mag-live-in partner na si Regine Bangay at Jacqueline Tobias matapos na mahuli sa buy-bust operation sa Bai, Laguna noong Sabado. Sa nasabing operasyon, huli sa akto ang dalawa na nagbebenta ng shabu sa nasabing poster buyer. Nakumpiska sa dalawa ang 12 sachet ng hinihinalang shabu na may halagang 120,000 pesos. Ayon sa PNP, si Bangay ay unang naaresto sa bayan ng Kalawan noong 2013 dahil din sa pagbebenta ng shabu, habang si Tobias ay nahuli din noong 2019 sa pangil sa parehong krimen. Nakakulong na ang dalawa sa custodial facility ng Bai at nasampahan na ng kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act. Dayan Lokeliano, Balitang Southern Tagalog. Bagyo na may international name na Mulan, namataan ng pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Narito ang report ni Paul Hernandez. Nalusaw na ang low pressure area na namataan ng pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ang dahilan ng pag-ulan noong mga nakaraang araw sa malaking bahagi ng bansa. Papahina na ang habagat pero tinatahak ito ng isang bagyo na namataan naman ng pag-asa sa West Philippine Sea. Ito ang bagyo na may international name na Mulan. May lakas na 65 kilometers per hour at bugso na 80 kilometers per hour ang tropical storm. May bilis na 20 kilometers per hour pa northwest. Hindi naman inaasahan ng pag-asa na lalapit ito sa kalupaan ng bansa. Batay naman sa forecast ng pag-asa, asahan ng malakas na pag-ulan hanggang mamayang gabi sa North at Central Luzon, ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa region. Heavy to moderate rains naman na may kasamang pagkulog at pagkidlat naman ang mararanasan sa susunod na 2 hanggang 3 oras sa Zambales at Quezon. Pinayuhan ng mga residente na maging alerto sa banta ng pagbaha na dulot ng pag-ulan. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Oriental Mindoro LGU umaasang masusolusyunan na ang problema sa supply ng kuryente. Alamin yan sa report ni Dayan Lokeliano. Pinangunahan ni Project Supervisor at Acting General Manager Engineer Humphrey Dolor ang pagtugon sa pagdinig ng naturang komite sa 11th sangguniang panlalawigan ng Oriental Mindoro kasama ang mga kawaninang sangguniang panlunsod. Tinalakay dito ang legal na proseso ng pag-a-apply ng Certificate of Exemption ng Ormeco sa Department of Energy para sa Emergency Power Supply Competitive Selection Process o CSP na magiging mas maganda kung may kaakibat na pag-endorso mula sa naturang komite. Sa kasulukuyan ay formal lang nilagdaan sa Ormeco Main Office, Santa Isabel, Calapan City, ang bagong 18.3 megawatts Emergency Power Supply Agreement o EPSA sa pagitan ng Oriental Mindoro Electric Cooperative Inc. at Top Team Power Generation Inc. Ayon sa pahayag ng tumatayong Acting General Manager ng Ormeco, sa pagpapagana ng mga planta ng Top Team Power Generation Inc., inaasahan na mararamdaman ang unti-unting pagbabago at solusyon sa malaking kakulangan ng supply ng kuryente sa buong lalawigan. Dayan Lokeliano, Balitang Southern Tagalog. Publiko, pinaalalahanan ng tamang pagpili ng bibilhing rain gears. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Dahil sa nararanasang pag-ulan, mabenta na ang mga payong at kapote. Sa isang mall na ito sa Batangas City, patok ang mga disposable raincoat. Mabili rin ang pampormang rain jackets. Ngayon po, okay pa ang bentahan namin. Siguro pag mga tag-ulan lang po or pag sobrang init po, pag nalilimutan lang talaga ng customer na magdala ng mga payong, ganun. Nagsisimula na rin maging mabenta ang mga raincoat na pambata sa tindahan ni Lorna sa Palengke sa San Jose, Batangas. 250 hanggang 300 ang benta niya rito. Pagtitiyak niya na kalidad ang produktong ibinebenta. Mahalaga po ito sa akin dahil yung ang bumibili naman po dito sa San Jose, halos sila na din lang. Yearly, kung may bibigyan mo sila ng magandang quality,
by next year, babalik uli yun sa'yo. Sabi ng grupong Ban Toxics, dapat maging maingat ang mga magulang sa pagpili ng mga rain gear para sa mga anak. Kung hindi raw kasi susuriin, maaring ikapahamak ito ng bata. So napaka-delikado, lalong-lalo na kung hindi masyadong mabusisi yung ating mga consumer sa pagbili ng mga rain gear. Dahil kalimitang gawa sa PVC ang ilan sa mga rain gear tulad ng raincoat at bota, ilan daw sa mga nakalalasong kemikal na nandito ay lead at cadmium. Ayon pa sa grupo, mainam kung sa mga lehitimong mga tindahan bibili para masiguro ang kaligtasan ng mga bata. Itong dalawa na to na chemical ay ginagamit sa pangkulay. Kaya kung makakapili tayo ng klase ng rain gear na masyadong bright, sinasama nila ito doon as additive sa plastic at na pangkat naman sa paggawa ng mga ganitong klase ng kapote, ay delikado ito. Kaya't si Lorna mabusisi sa mga ibinabagsak na produkto sa kanya. Oh, hindi masakit sa ilong. At saka yung pag-ano sa skin, taka meron kasing ganito na talagang paglapat mo eh halos tumitindik-tindik pa yung malayo. Taka magaspang. Kung patuloy raw na makalalanghap ng lead ay maapektuhan ito ang respiratory system ng isang tao. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Umabot na sa 158,033,163 ang kabuuang bilang ng naibakuna laban sa COVID-19 sa Pilipinas. Base sa pinakahuling datos mula sa National COVID-19 Vaccination Dashboard ng Department of Health, nasa mahigit 69 million naman ang nakatanggap ng first dose, habang mahigit 71 million ang complete dose at 16,658,365 naman ang booster dose. Abiso mula sa Batangas One Electric Cooperative o Batelec One, makakaranas ng halos 8 oras na brownout ang San Nicolas, Batangas, natatagal mula alas 9:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Biyernes, August 12. Habang tig 30 minutong kawalan ng kuryente naman ang mararanasan ng mga sumusunod na bayan sa mga oras ng 9:30 a.m. hanggang 10 a.m. at 4:30 p.m. hanggang 5 p.m. sa kaparehong araw. Bunsod ito ng paglilipat ng mga linya at tapping ng mga kabahayan. Samantala, paglilinaw ng Batelec 1 na ibabalik muli ang serbisyo ng kuryente sakaling matapos ito. Mamaya sa Lolong, panoorin ang sasabihin ni Karina kay Lolong at ang pagpilit nito na protektahan si Martin laban sa mga bansun. Ang tanong, madala naman kaya sa suhol ni Donna si Lolong para lang malaman ang kinaroroonan ni Karina? Ano pa ang kayang gawin ni Lolong para maprotektahan si Karina? Huwag ding palalampasin ang paghaharap ni na Karina at Donna. Pero syempre, sa pagkakataong ito, mas matapang na si Karina. Magkakaharap din sa kauna-unahang pagkakataon sina Armando at Dakila. Kung anong susunod na mga tagpo, huwag palalampasin. Lahat ng yan mamaya sa Lolong sa GMA Telebabad. Jeepney driver sa Batangas City na nagpapasakay ng libre sa mga senior citizen, PWD at mga bata, hinahangaan. Kilalanin natin siya sa report ni Paul Hernandez. Kung may isang bagay raw na pagkakapareho sa presyo ng gas, sibuyas at bigas, lahat daw yan. Matataas po. Medyo mataas. Sobrang taas. Okay. Sobrang taas po. Mahihirapan ka ng araw makakita ng libre ngayon. Pero ang jeep na ito sa Batangas City, laging inaabangan dahil sa alok na free ride sa mga senior citizen, PWD at mga batang 9 na taong gulang pababa. Ang 45 anyos na si Conrad ang driver ng pampasaherong jeep mula Baguio City. Dito na siya nanirahan sa Batangas taong 2016. Yun po, minsan kasi may naisakay akong senior sa bayan na para siyang nagagalit kasi hindi raw siya pasakay ng ibang mga jeep. Nung isinakay ko, nagbabayad, sabi ko, wag na po kayo magbayad, okay lang. Doon po nag-umpisa. Kwento ni Conrad, 4 na taon niya nang ginagawa ang pagpapasakay ng libre, nahinto lang ng magpatupad ng lockdown. Masarap po sa pakiramdam, nakakataba ng puso na nakakatulong ka sa kapwa mo. Sa bayaw niya raw ang jeep na ipinapasadang ito. Marami ng mga pasahero ang natutuwa sa pambihirang paandar ni Kuya Conrad. Napakagandang ehemplo at saka po marami talaga siyang matutulungan. Nililibre niya po kahit nagmamahalan na po ngayon yung mga bilihin, lalo na po yung gasolina. Salamat dahil po may mga ganitong mabubuting tao.
God bless you more, Mr. Driver. Talagang kahanga-hanga siya. Ang good deeds niya kinilala rin ng lokal na pamahalaan. Proud ang pamilya ni Conrad sa gawaing ipinamamalas ng kanilang padre de pamilya. Alam niyo po yung saya na wala naman siyang katanggas na money. Pero talagang sabi ko, kahit hindi mo kilala itong mga to, nakikilala kanila. Aminado man si Conrad na nababawasan din ang kita sa pamamasada, desidido raw siyang ipagpatuloy ang nasimulan at ang ganitong klaseng pagtulong hanggat may sumasakay at sinasamahan siya sa lakbay ng buhay. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.